there must be a two-pronged economic strategy for the development of the country. First is genuine agrarian reform. Walang bansa na uunlad ng hindi nag-land reform. I mean, all countries na. The last one was South Korea bago siya nag-take off, nag-land reform muna yan. So may CARP naman, anong kinaiba nung sa akin? Sa akin, libreng pamamahagi ng lupa sa lahat ng magsasaka. Gobyerno dapat ang nagbabayad niyan. Katulad ng maraming bansang nag-land reform. Sa akin, pag pinabayaran mo sa magsasaka ang lupa, goodbye land reform yan eh. We predicted that 27 years ago and we were proven right. Hanggang ngayon, di pa tapos yung CARP. Kasi isang bagyo lang yan. Tatama sa pala, hindi na makabayad yan sa amortisasyon. Isang anak lang ng ospital, isasanla na yung lupa eh. Kasi mahirap eh. Pangalawang basic na kinaiba niya, ipa-plug niya ang loopholes. Marami kasi exemptions tong CARP eh. Kaya hanggang ngayon, di matapos-tapos yan eh. At pangatlo, ang support ng gobyerno dyan ranges from yung basic, yung patubig, etc., up to yung mechanization. At tatanggalin doon yung mga, halimbawa, we're the only government in Asia na nag-i-impose ng irrigation fee. Saan ka makakita ng gobyerno nag-i-impose ng irrigation fee sa magsasaka? Lahat yan libre. In fact, Thailand even had the, you know, the foresight na 20, 25 years ago, inano yung irrigation. Tayo, hindi pa nga na 50% of the irrigable lands lang ang more or less 50% na-irrigate natin. Secondly, mag-impose ka ng irrigation fee. Doon sa land reform na yan, tanggalin mo yon. Kasi talo ang ating local agriculture. Pag mag-compete with Vietnam and Thailand, and ito sila highly subsidized ng gobyernong agriculture nila. So, sa pinasubsidize tayo, hindi na nga sinasubsidize, pinapatungan mo pa ng bayarin. Itataas ang production cost. Ang ating kaunlaran, mangyayari lang pag mapaunlad mo ang income ng 70% ng populasyon mo. If government is contributing to the impoverishment of 70% of the population, we will never develop. So dapat talaga, ang iba kasi, tulong na lang sa magsasaka. Of course, yes, tulong din yan sa magsasaka. But we should always consider, this is also a development tool. Development tool para umunlad. In the same way na gastos ka ng billion sa kalsada, sa tulay, para umunlad ang Pilipinas, gumastos ka rin sa land reform para umunlad ang Pilipinas. So, ang impact niyan sa Mindanao, grabe. Kasi ang isa sa hindi tinamaan ng tunay na reform ang agraryo, Mindanao. So, sa akin, basic yan. Before we can even think of developing, we must have a real, honest-to-goodness, genuine agrarian reform. Sir, yung sinasabi niyo sa irrigation, you cannot compare the Philippines to Thailand because they have Vietnam and the others because they have this Mekong River. All you need there is aqueducts going to the rice fields, di ba? Unlike us, dito sa Pilipinas, you have to build dams para kaya mga malalaking impoundment area infrastructure para mapunta. So, malaki masyadong babayaran ng Pilipinas. Paano mabibigay dito? Una muna, ang point na sinasabi ko sa comparison kanina, yung imposition ng irrigation fee. Vietnam and Thailand do not impose irrigation fees. Wala nga halos babayaran kasi nga, aqueduct nga lang nalagay nila. No, may gastos din sila, billions of dollars ang ginastos nila for that. Pero hindi nila pinapabayaran sa magsasaka. Pangalawa, pagsisingilin ng gobyerno ang mga proyektong binabayaran niya, o di, pwede kasing maningil ang DPWH sa bawat dumaan sa kalsada. Pero hindi. Ganun din sa NIA. Sabi ko nga sa NIA, ano naman ang karapatan yung manihil ng irigasyon? Kasi sir, gastos ng ubi. Eh, gumagastos naman ng lahat eh, sa ospital, sa kalsada, sa tulay. Eh, bakit kayo naiiba? Kasi sumisingil kayo ng trabaho nyo. Actually, nalaman ko dyan later on, Ben, pala, during the, ano, sabi ko sana punta to, billions pala yan eh. Ano to pala yan? Itong bayad daw sa casual at sa mga bonus o ano? Ipagpalit mo yung irrigation fee sa bakit hindi na lang ang solusyon ko dyan actually. Bakit hindi na lang mag-allocate ng gobyerno na pambayad sa casual tsaka sa mga job orders nila katulad ng ibang ayan siya. What's the difference? Eh kasi magsasaka yan, di naman naaangal yan eh. Pag siningil mo, eh hindi naman natatama yun. I mean, di ba? Anyway, nandyan na yan. So, ipaglaban pa rin. I have a bill na tanggalin yan, irrigation fee. Pero, hindi pumapasa-pasa.
Which is strange kasi sa tingin ko, ako naman realistic ako sa bills eh. Sasabihin ko, ito, mahirap pumasa ito. Itong bill ko na dagdagan ng sahod na manggagawa, mahirap. Ano yan? Laban yan. Pero may mga bill naman na tingin ko papasa na wala naman ka-question-question ng SSS. Itong irrigation fee, of all bills, ito yung pwedeng pumasa. So anyway, ipaglaban pa rin yan. This is a very unique concept. Hindi naman unique. Siguro mahirap intindihin agad. Sa akin, industrialization. Simply put, industrialization means buo support at kapital ang gobyerno sa lokal na negosyo at industriya. Basically, ang tingin namin, tingin ko, bakit tayo mahirap is because we produce what other countries need. We produce the asukal, the copra, the niyog, the mais, and everything. Paano na yung what we need? These countries told us na, hindi, don't worry about that. We will produce what you need. So they will produce the tape recorder, the camera, the microphone, the aircon, the electric fans, and the cars. Lugi tayo dyan pag ganun ang economy natin. So ang aming proposal is we should produce what we need. Industrialization. Simply ang explanation ko dyan from the Visayas. So we produce the asukal, ibenta natin, gagawin nilang tsokolate, ibenta sa atin mas mahal. So why don't we build a factory na ang ating asukal, siya mismo ang gagawang tsokolate. And that is for industrialization in short. We should produce what we need. So para sa akin, is steel industry far-fetched? No. Para sa akin, we did it before, we can do it again. Paano ka unlad? Pako lang hindi mo ma-produce. We need to import from China for pako. So sa akin, steel industry, dapat ang focus ng gobyerno. O nila mas steel, may heavy industries ka. And secondly, may medium-term manufacturing industry ka. And of course, yung agriculture will mechanized. Okay lang naman na magbigay ka ng patubig, ng abono, pero dapat traktora din. Yun yung concept sa economy. Sa akin, yan yung industry na magki-create ng something. Sa akin, yung call centers and ano ka, you know, your sales girl, service-oriented masyadong economy natin. Sa akin, it must be a producing economy. So,